it's worrisome because there are two elements to that. One is that it's the dati Coast Guard lang ng China ang gumagalaw dun sa area natin. Ngayon, may Navy na. Sumama pa mga fishing boat. Nagpahayag ng pagkabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglitaw ng Chinese warships sa West Philippine Sea bukod sa mga nagpapatrolyang Chinese Coast Guard. Sa kabila ng hakbang na ito ng China, tiniyak ni Pangulong Marcos na patuloy na ipaglalaban ang teritoryo ng Pilipinas. Nagbabago ang sitwasyon. But maliwanag naman para sa atin. We just watch, of course, what everybody is doing. But really, for us, patuloy pa rin natin. We just defend our maritime territory. Naiulat na ginajam ng China ang signal ng Philippine vessels na lumalayag sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, kahit ano pa ang gawin ng China, ay tutulungan pa rin ng gobyerno ang mga mangingisdang pumapalaot sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Despite whatever else happens, binablock tayo, patuloy pa rin ang ating gagawin. Dahil yan naman ang trabaho natin. Trabaho natin, itulungan natin yung mga fishers na matagal na, ilang henerasyon na, yung nangingisda. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.